Magandang araw, Pilipinas. Meron ako ngayong bolo dito sa akin na galing sa Bicol. Tara, samahan ninyo ako saglit at tignan natin kung ano ang itak na ito na galing o ang bolo na ito na galing sa Bicol. Yung ukit na yan, guys, ay aking pinasadya sa manggagawa ng bolo dyan sa Bicol. Yan ay personalized at aking request. Wala na pong paligoy-ligoy pa, silipin natin ang bolo na gawa sa Bicol. Ang blade ay gawa sa molye, kaya medyo natagalan. Naghanap pa ang aking panday ng molye at sinubuhan sa tubig o water quench. Yung tang niya, mapansin natin, no, ay tagos hanggang dulo. Yan yung kanyang lock. At makita natin pag sinilip natin yan ay tuwid na tuwid naman. Kaya ang ganda ng pagkakasubo nito sa tubig. Sa lahat ng aking nakita na gumagawa sa Bicol, so siya na yung may pinakamura na mapagpapagawaan natin ng pasadyang itak. So yan, tinesting ko, no? Kumakagat din, matindi. Ito po ang bolo ng Bicol. Pag Bicolano talaga, magaling. Yan, testing natin. Ito naman yung kanyang balanse. Alam mo, pag hawak mo itong tang na ito, napakagaan. Magaan talaga siya, iwas-iwas. Ang ganda ng pagkakagawa ng balance niya. Kaya shout out sa ating panday sa Bicol na gumawa ng itak na ito. Kiluin lang natin saglit kung gaano nga siya ka... Magaan lang to, guys. Nasa 552 grams. Pagkasama ang kaluban, 919 grams. Ang haba naman niya ay nasa 76 cm. Pag tinanggal sa kaluban, ang kabuang haba ng bolo na ito ay nasa 68. Yung tang naman niya ay almost 5.2 mm, manipis lang. Pinasadya ko po itong medyo manipis lang. At may purpose ako kung bakit po manipis lang siya. So yung banda sa dulo, yan, 3mm na lang. Yung lapad naman ng kanyang blade malapit sa handle ay 22mm. Itesting na natin itong bolo na galing sa Bicol sa isang plastic bottle na may lamang tubig. Ayan, matalas talaga. Maraming salamat sa panonood, Pilipinas. Keep safe, everyone, and God bless.